Sa Marawi City, iba't ibang programa ang isinagawa ng lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng pamahalaan sa paggunita ng ika-anim na anibersaryo ng paglaya ng lungsod mula sa gera. Yan ang ulat ni Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. October 17, 2017, nang idiniklara ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na malaya na ang Marawi mula sa pagkubkob at limang buwang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at mga teroristang grupo. Simula noon, nagpatupad ng programa para sa rehabilitasyon sa lungsod. Ngayong taon, nagsagawa ng isang espesyal na programa ang Task Force Bangon Marawi at ang lokal na pamahalaan ng Marawi na sinimula sa paggunita sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa giyera. Binigyang diin ni Mayor Mahul Gandambra na ang daan tungo sa kanilang paghilom ay hindi madali, ngunit na naig ang kanilang angking tibay. We have witnessed the resilience of our people, the spirit of pioneer and unwavering faith that has sustained us through adversity. We reaffirm our commitment to rise above the challenges that lie ahead and to work hand in hand towards a better and brighter future for Marawi City. Sinang-ayunan naman ito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ang nasabing trahedya ay nag-iwan ng matinding pagsubok sa mga residente at puwersa ng gobyerno. Sa kanyang mensaheng binasa ni UPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr., ibinahayag ng Presidente ang kanyang buong suporta para sa rehabilitasyon ng lungsod. Rest assured, my dear fellow Filipinos, that this administration will strive to achieve the goals that we have set for you and for your city. The government will expedite completion of all the Marawi rehabilitation projects and process all the claims in utmost urgency and responsiveness. Na-turnover na rin ng mga ahensya ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Marawi ang ilan sa mga natapos na proyekto para sa lungsod. Johaira Didato ng Philippine Information Agency Lanao del Sur para sa bayan.